Hello po. Good day to us po ulit. God bless us all. And to God be the glory. Isang mapayapang pagkakataon po ulit para sa ating lahat. Ito na naman po yung date natin. Saludo po ako sa inyong lahat na madadaanan at makakapag-try magtapos ng bagong season ko na to na season 27 WWTH bali book 8. Kung sino pa po dyan yung hindi pa nakakapanood ng pamula book 1 hanggang dito po sa tinatapos kong book 8 na po tayo guys, na nasimulan ko po 2 years ago ng What is Written Truly Happened. To God be the glory po talaga guys, kasi po magpahangga ngayon po nagagamit ko pa po itong maliit kong bibig, yung boses ko na minsan malat, minsan pagaw, minsan parang pagod, minsan parang inaantok, pero nakakapagpatuloy pa rin po ako guys. Salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta nyo, sa panonood nyo. May mga nanonood po ng content ko, may mga nagpa-follow po kahit papano, meron po nagpupuso kahit papano. Sana po pag dumaan po ito sa mga FYP nyo, sa mga wall ninyo, anumang pong platform ang ginagamit nyo, sana po regalo nyo na lang po sa akin. Ito po pag-glorify natin sa ating Creator, through His begotten Son. Try nyo pong tapusin mula unang segundo hanggang final na segundo. Pagbibigay ko lang po to ng maliit na booster para po mag-enhance ang maliliit nating faith. Aminin man po natin, magpaumbaba man po tayo o magmataas na malaki ang faith natin o maliit. Pero karamihan po talaga sa atin ay napakaliit po ng faith natin sa ating Panginoon. Kaunting problema lang po, kaunting unos lang po, pinanghihinaan na po kagad tayo ng loob. Sabi nga po dun sa isang content na napanood ko, hindi yan kung paano mo hinaharap ang unos ng buhay mo, kundi kung paano ka magpapakatibay sa lakas ng bagyo ng buhay mo. Yun po yung gusto ng Panginoon, na kahit na anong unos pa ng buhay mo, patuloy-patuloy kang kakapit sa pagtitiwala mo sa Kanya. Nananalig ka, nananalig tayong lahat na mayroong isang dakilang Panginoon, mayroong isang dakilang Creator ng universe na to, na dadating isang araw na ipapakilala niya sa ating lahat kung ano talaga siya, kung ano yung regalo niya sa lahat ng naglingkod sa Kanya pamula pa noong unang siglo, sa lahat ng mga nagkasala, na tumalikod sa kasalanan, na nagsisi, nagbaliklob sa Kanya, tinupad ang Kanyang mga pinag-uutos para maging mas mabuting tao ka pa. Yan po ang mahal ng ating Panginoon. Yung lubog na lubog ka sa kasalanan, tapos biglang nag-twist ang isip mo, biglang bumalik ka sa direksyon na papunta sa ating Panginoon, yan po ang Kanyang mga iniingatan. Yan po ang Kanyang mga kinakausap during this last generation ng humanity na nilikha Niya. Kasi ang mundong ito po ay talaga pong may katapusan. Huwag po nating panghawakan na dahil tayo mayaman, dahil tayo bilyonaryo, maraming magagawa ang ating mga bilyon-bilyong ginto, ang ating bilyon-bilyong asset. Huwag po nating panghawakan yan guys, kasi all the material things, all the literal things na natatouch natin, nahahawakan natin, natatanaw natin, lahat po yan mawawala ng saysay, mawawala ng value. Pero yung salita po ng Panginoon na tumawid generation by generation, na ang karamihan pong prophecy sa aklat na mahiwaga na love letter na ating Creator ay unti-unti pong nagkakatotoo. Mismong mga scientist po na nandito sa huling siglo ng mundong ito ay nagpapatotoo na totoo talagang merong isang Creator, merong isang dakilang Diyos. Yan po ay tapat, yan po ay makapangyarihan. Sabi nga po always wear your helmet during this last generation, kasi po marami tayong maaapuhap, marami tayong makikita, marami tayong mararanasan mga kakaibang dilubyo, mga kakaibang pangyayari sa mundong hinaharap natin ngayon. Yan po ay paks na paks, kasi sa daloy po ng mga balita ngayon nagkakatotoo na po one by one. Sabi nga po, we are all heading to the most dangerous era of humanity. Kaya magpakatibay po tayo, kaya po tayo titibay, kasi hahawakan natin ng mahigpit yung maliliit nating faith sa pamamagitan ng taimtim nating pagtitiwala, sa pamamagitan ng pag-asa natin na isang araw
tayo'y ililigtas at dadalhin sa isang bagong mundo, bagong langit na wala ng sakit, wala ng injustice, wala ng mang-aapi, walang karamdaman, walang kalungkutan, kundi pawang kaligayahan at kapayapaan lang. Amen. Yan po ang asam-asamin natin, guys. Makakamit po natin yan kapag nagpatuloy-tuloy tayong tahakin ng trajektoring maipot na papunta talaga sa pagmamahal at pagliligtas ng ating Creator through His bigatin Son. Wala na pong ibang Diyos pang mas dadaila sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay na tinatamasa pa ng bawat isa sa atin. Yung mga sinasabi po ngayon, mga lumalabas po ngayon, mga international news na nagpapaka-proud po yung mga taong naka-invento na daw sila ng nakapila na daw po sa mga machinery na yung mga batang babies, yung mga babies na ginawa ng sa pamamagitan ng makina, sa pamamagitan ng iba-ibang pinaghalong-halong DNA, hindi ko po matatanggap yan na talagang 100% ay totoong-totoo yung balitang yan. Kasi kung nga pong hayop na pinag-mimix-mix, nagkakaroon ng problema na parang nagkakaroon sila ng cloning, hindi po ba hindi nagtatagal, namamatay din. Kailangan po mapatunayan ng science na yan na talagang may mga batang kinuklone nila na nagiging malusog, nabubuhay, parang mabubuhay ng mahabang-mahabang panahon pa. Kasi nga po, ang mga matatalinong tao ngayon, ang mga bilyonaryong tao ngayon, patuloy-tuloy pong umiimbento para magkaroon ng eternal life itong subtle body na to, itong katawan na to, na pilit nilang pinatutunayan sa ating Panginoon na kaya talaga ng scientist, ng science na pa-enhance nga po ng pa-enhance. Kasi hinulaan na po yan ng Panginoon, ipinasalita na po yan kay Daniel, kay Isaiah, kay Elias, na dadating ang panahon, itatalino ang tao. Pero hindi po papayagan ng Panginoon na baguhin ang isang tao na nilikha niya lang, ang baguhin ang mekanism, ang DNA ng isang anatomy, ng isang human being. Hindi po papayag ang Panginoon na baguhin niya ang DNA ng isang kumpletong taong nilikha niya. Yan po ay nabasa ko din at saka nadinig sa mga matutuwid na pastor na ginagamit ng ating Panginoon. Kasi nga po, during this last generation, ang tao ay patuloy-tuloy pa rin magkakalat ng Word of God. I-spread po yung gospel ng ating Panginoon para lahat ng tao mauntog, lahat ng tao maniwalang may Diyos na talagang kahit hindi natin siya nakikita, ang lahat po ng nilikha niyang nandito sa paligid ng universe na to, yan po'y nagpapatotoo na talagang may isang manlilikha na dadating, na ang kanyang kahuli-hulihang bala, ang kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isa niyang anak na kalarawan niya ay ipinadala niya dito para magbigay sa atin ng mga palatandaan na isang araw ay tayong lahat ay beberdikan ng ating Panginoon. Kung paano tayo nabuhay, kung paano natin siya sinamba, kung paano natin pinaniwalaan at nilakaran ang kanyang mga motivation. Amen to that, guys. Yan po'y facts na facts. Kaya lahat po ng mga nababalitaan natin ngayon, huwag po natin agad basta-basta papaniwalaan, guys. Kasi binibigyan po tayo ng Panginoon ng matalinong discretion, ng matalinong perspective upang ito ang ating lalakaran. Kasi ang Panginoon po kahit kailan ay hindi gugustuhin na ang sino mang kanyang iniingatan, ang kanyang nilika na iniingatan niyang tumutupad ng kanyang mga katuwiran ay mapapahamak. Kasi kapag po tayo naniwala sa lahat ng deception, yan po ang pinakamatinding pinalalaganap ng lahat ng spirit na kumakalat dito sa universe. Kasi labanan po ito ng spirit, guys. Hindi po ito labanan ng katawan, ng kapangyarihan, ng pera, ng kayamanan. Ito po'y labanan ng spirit. Kaya panatilihin natin yung spirit na within ourselves ay matatag, matibay. Kasi ang pinangahawakan po ng spirit ngayon ay walang iba kundi ang kanyang faith, ang kanyang hope dun sa nag-iisang creator na may gawa ng langit at lupa. Amen. Sundan nyo pa po, guys. Sana po talaga, guys, kahit katiting lang po, nakakapagbigay booster po ang bawat content ko na nagkakaduktog-duktog sa bawat nakakakita ng mga content ko na ganito. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon sapagkat siya po'y nalulugod kapag ka ang bawat nilalang niya ay sumusunod at lumalakad sa trajectory papunta sa kanilang mag-ama. Amen. Yan po ang nangyari kay Jesse at kay Simon na pinili po ng Panginoon para iligtas. Malamang po yung dalawang to ay makakasama din po sa mga chosen people na ililigtas ng kanyang bigating Son. Amen. Tatapusin ko na po ito, guys. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat na nagtsatsagang tapusin at bigyan ng kaunting panahon ang panonood ng mga ganito kong content.
To God be the glory po sa po ang ginoglorify natin at ang kanyang buktong na anak. Amen. Sundan niyo po ang kasunod. Thank you po for watching. God bless.